Apunti ko naman directly, naalala lahat yan. Gusto ko lang i-share po sa... Siyempre, doon nakatahanubilong yung taga level 3. So, meron silang paliwanag. Ewan ko kung para rin sa ano. Diba? Yung mga tito, ko yung natin na two souls. Pero hindi sila nagpapatawag na two souls eh. Bright and powerful as very good. Ako, ayoko tawagin na anybody bright. So, number na lang. Ngayon, sabi nila, yung Daniel 12, hindi kasi sila niniwala na 7 years, no? Kaya 9 years ang paniwala nila. So, yung Daniel 12 na sacrifice be taken away, gumawa sila ng dating system na yung Mosque of Umar, around 600 kilo kasi Muhammad nag-take over sa Jerusalem. 638 pa. Ginawa nila, inat nila dito yung sa Daniel 12 na 1,290, 1,335, 10. No? Umabot sila 1963, opening of the seals. Doon daw yung until up to this time, eh, yung abomination nandun. Until to ko yung abomination, siyempre dito na take over yung Muslim holy site. Yung mosque, kahit natayo ang Mosque of Umar. Pero, nung nag-message si Barbaram, hanggang doon daw yung time period nung sinabi sa Daniel. Okay, yun ang niniwala sa kanila. Kaya ko lang binanggit yan in relationship doon sa society Muslim. Ito naman yung paniwala ko. Maaaring may nabanggit. Pero sasalitsin ko pa. Ang mga Muslim, kapatid niya yan. Kapatid ng mga Hudyo yan. Amen ba kayo? Amen. Si Ishmael, tinuli yan. Tinuli? O, tinuli. Kaya nga. Kaya nga gusto ko tutulan na Antikristo yung Muslim. Ito yung mangyari. Antikristo sila ngayon. Lumabas sila during this time kasi mas Antikristo pa yung Katoliko nun eh. Nung time na to, ang Katoliko, Trinitarians. Nung lumabas si Muhammad, nilabanan niya yung Trinity. Yung Trinity. Pero hindi lang niya ma-explain masyado yung Trinity. Akala niya si Maria, isa sa mga Diyos doon. Kasi masyado tinataas si Maria doon. So, kaya lumabas si Muhammad, nilalabanan niya yung Trinity ng mga Katoliko. So, nung time na yan, mukhang mas Antikristo pa yung mga Kristiyano, yung Katoliko, kaysa sa mga Muslim. Pero, itong Muslim, hindi ko tinatagwa na Antikristo sila, no? Antikristo sila during this time kasi, iba ang pagkakilala nila kay Kristo. Ano yung pagkakilala ng Hudyo kay Kristo? Ganun din ang pagkakilala nila kay Kristo. No? Isang ordinaryong propeta. So, ang mga Messianics, yung mga naniwala kay Kristo, na original, ha? Hindi yung mga bagong pre-Messianic entry, pa rin. They both believe Jesus Christ as the prophet of God. Ang Hudyo, nire-reject siya at pangkalahatan. Pero tinatanggap ng Muslim, si Kristo yung Messiah for Israel. Si Muhammad for the whole world. So, isang ordinaryong prophet si Jesus Christ sa mga Muslim. May tama, may mali. Ang pangalawang mali, syempre, namanan nila sa Hudyo yung spirito ng pumapatay. Diba, pinatay si Kristo. Ang spirito nila, yung ipaglalaban nila yung religion nila na may violence. Okay, may mga moderate Muslim today. Okay? Let's talk about the Antichrist. Ang mga Antichrist ngayon, hindi sa time ng ano, sa time ng tribulation. Halos lahat ng churches, lahat ng pananampalataya, may Antichrist spirit. Posible ba meron sa atin? Sabihin ko, ano yung, kung meron sa atin, ano yan? Yan yung carnal nature natin, magsarado ng isip, manghato ng kapwa. Okay? Manghusga. Minsan meron sa atin yan. Kailangan aminin natin yan. 1 John chapter 2. Chapter 1. If we say that we do not have sin, we lie. Ngayon, yung hindi natin napapansin, meron tayong hatred sa ating kapatid. Ngayon, it is a spirit. It works with your serpent nature, the serpent in your blood, para to take over you. Ngayon, ang trabaho natin is supingin yan bago dumating ang pag-aagaw. So everyone, kasama na ang Muslim.
Kasi, Nicolaitan ang karamihan. Punta tayo doon sa, ikaw, ang bride naman, ang tunay na bride, pag siya ay nagsisikap maging Berean, mag-open-minded, wala siyang bias sa tao, objective siya, masusuppress niya for the moment until the time of rapture. Let's talk about the 666, yung man of sin, na uupo sa templo. Ang Hudyo, o Israel, magkakaroon niya ng peace covenant. Ito ang message, maaaring nabanggit sa message ni Brother Barnum. Ang peace covenant na yan ay ang papa si ang luluto. Kumbaga, ininginom niya yan, i-sponsor niya yan. That's how, paano niya magiging control ang temple site. Matatayo muli ang temple. Ano magiging kalagayan ng mga Muslim? Diba, sabi ko, Antichrist halos lahat. Magbago ang situation pagdating ng tribulation period. The mark of the beast. Sa tribulation period ay iba sa mark of the beast ngayon. Ang mark of the beast ngayon, yung saradong isip mo, Nicolaitan spirit mo. Pagdating sa tribulation period, lilitaw ang two prophets. Lahat ng tao sa mundo, yung mga kasama ni Foolish Virgin, siyempre makakabiyaya doon yung makakahabol. Meron silang chance na mawala yung mark of the beast. Kasi makikita nila ito internationally, itong two prophets. Yung mga naniniwala sa Biblia, at hindi lang ito end-time message, pwede mang galing sa Batista yan, hindi sila naniniwala dyan prior, initially, no? Pero at that time, magulo na eh. So, bawat tao na predestinado, yung foolish na maliligtas, no? Ay makikilala nila biblical ang nangyari. Well, ang buong mundo kinokondem ang two prophets, led by the papacy, merong hindi kukondem sa two prophets, at karamihan kukunin dito sa mga Muslim sa mga Hudyo. Ang Muslim at that time hindi nakalaban ng Israel. Ang Muslim at ang Israel biktima sila nung papasi. Kasi mabibitray sila at magkakaroon ng gulo at gera. Sila ay victim na. Ang mga protagonist at that time is China and European Union. Wala na ang US. So, ang buong mundo, politically motivated sa paghunting sa two prophets, itong Muslim at Israel, ito yung sheep nations. Anong tinutok sheep nations? I'm not talking of mag-glorified body kasi 144,000 kasama sa katulad ng Foolish Virgin na mapapatay, ay kasama sila sa mag-glorified body. Ang sheep nations, sila yung nasabi sa Matthew 25:31-46, papapasokin ni Kristo sa millennium, magrepopulate. So, dito sa Matthew 25:31-46, hindi nila kilala si Kristo. Pero natulungan nila yung mga inusig dahil kay Kristo. Tatanong niya, hindi ka namin kilala eh. Sino ka ba? Ngayon, kailan ka namin tinulungan? Tinulungan mo kampaw ako nung binisita mo ako sa kulungan, nung binainom mo ako, binaminom mo ako, ginawa mo sa aking mga lingkod. Yung mga lingkod, yung mga hinahanting naniniwala sa dalawang propeta. Ito, hindi ito nakukulong kasi, ano sila eh, hindi naman sila naniniwala sa dalawang propeta, pero hindi naman sila naniniwala na yung dalawang propeta ay terorista. So, yung sheep nations, ang Muslim, mawawala ang pag-imbab na natitirang buhay yan. Hindi nakakasama doon sa political dahil ng Vatican. Mawawala ang pag-antikos na nila. Yan lang po. Wala pa kami naman.